Yun, what's up mga boss? May dala sa atin si customer na speaker crown GH 157. Na-damage yung coil niya, dalawa to. Okay na yung isa, ngayon itong isa ipifilm natin para hindi naman ako kausayan mag recoil sa akin ni siyempre walang nagawang malapit sa amin. Ito ay para talagang pang at least first aid kumbaga. Ayan. Ito nabili namin sa tropa yung coil na to. Ayan. Ito ipapalit natin coil kasi nalagay ko na isa, hindi ko nga napin. Sukat na naman to, okay na dyan para dito. Ayan. Ayan yung box niya. Dalawang sub-scoop. Ayan, sound trip habang nagpapalit. Unang gagawin natin yan. Ito. I-permit ko na muna yung video. Ayan. Focus natin. Pasensya na kayo mga boss kasi wala naman nag-awak ng CP. Ayan. Yeah, muna na ito nga pala isa pa na ito ginagamit namin kahit papaano pwede. Pero kung may makukuha kayong original na adhesive, go. Sa amin kasi mostly itong medyo affordable at medyo okay naman. Ayan, para matest lang ulit natin, gamitin natin itong ano ko, tester. Tulad ng sabi ko, hindi ako kagalingan sa electronics, more on puro continuity, ohms, volt, AC lang yung gamit ko ng tester. Ayan. Para matry natin, lagay lang natin sa ohms. Ayan, sa ohms. Tapos, try natin yung reading mo. Speaker kung mababasa ta. Bali, ito yung voice coil natin. Try natin muna i-measure. Teka, maganda yung kita. Ayan. Ayun mga boss, yan. 8.6 ohms. Sabihin, good to. Diyaka muna. Tapos, test natin yung crown GH159. Yan, kung makikita nyo, wala talaga. Ayan, wala siyang reading. Pero, hindi naman siya mukhang sabit, kaya nagtataka din ako ngayon. Malalaman natin, buksan natin yung voice coil. Tulad lang din ako nanonood lang din ng pagpalit. Yan, kung makukuha nyo ng buo, try nyo muna. Kung hindi talaga, palit kayo ng voice coil. Desktop pala. Tulad yung sabi ko, medyo hindi ko na i-re-recommend sa inyo kunin ng buo yung dust cap kasi masailan i-cutter yung cone kung halimbawa magdumaple. Siyempre, alabas dun sa likod ng cone. Ayan, tanggalin na natin yung dust cap. Baka nasundot, baka kaya.
kasi iba-iba ang kondisyon ng mga speaker pag binili. Meron talagang napakaganda ng dikit, meron naman na minsan napakadali lang tanggalin. Hindi kasi nakabili si, ano, si customer ng dust cap. Wala naman ako i-stock sa bahay. Yan, tulad niya. Medyo napunit yung ano niya. Yung papel niya. Disclaimer lang po ulit. Hindi po ako pro sa... Hindi pa po ako talaga pro sa gawang ganito. Marami pong talaga marunong gumawa. Kung meron pong malapit sa inyo, paggawa nyo na lang po. Ito i-share ko lang mga boss. Ayan. Yan yung boy skill niya. Sa akin, ginagamit kong pantanggalis. Panghinang. Yan, initan ko lang to. Tapos yun yung ginagawa ko pagtanggal. Yan, pwede naman i-rugby yan ulit. Ang didikit natin to bago natin takpan mamaya. Yan, painitin ko lang yung ano, yung lid, tapos iniitin ko yan yung paikot hanggang sa mabunot ko siya dito para hindi na ako magtatanggal dito sa kabuuan ng speaker niya, kasi hindi naman recon ang kailangan eh. Palit lang ng coil. Ayan, post ko lang, tapos para hindi umaba yung video, pakita ko sa'yo. Ayan, mainit na yung ating panghinang. Ayan, na kuna ko ng pinapaso yung sa may ano niya, pigtail. Tapos ginaganto ko lang dito. Kung meron kayong ibang way, wala namang problema. Ito ay ano ko lang din naman, paraan ko lang naman. Kasi nga maaaring hindi siya sabit, tapos yun nga, walang reading, baka siya ay nanagot, pwedeng ganun. Nice na, kung lagot lang, edi pwede pa yon. Tapos, tabi na lang ni customer itong bago para meron pa siyang reserva. And post ko muna kasi para hindi umaba masyadong video. Ayun mga boss, nakuha na natin yung voice pen niya at may damage na rin talaga. Medyo may-amay na rin siya kahit papano. Ayan, syempre, hindi na rin nakuha ng buo. Ayan, yun yung voice coil ng ating 157. Ayan, parehas lang naman ng winding. Nga lang, mas, para mas pula siya. Ay, wala.
Ayan, next Oh, replay mga boss, nadali ko, pasensya na. Dali natin yung stand. Ayan, tama sa trabaho yan. Ayan, ngayon gagawin natin, kailangan titip natin ito. Ayun, next step natin mga boss, yan, lagyan natin ng tape yung pagitan ng voice coil, yung lalagyan ng voice coil, kasi lilinis, palalakihin natin ng konting butas nito para pumasok yung voice coil natin. Ayan. Kasi hindi na kakasya itong bagong coil niya. Ayan, medyo sikip yan, gawa nung mga excess na adhesive, mga ganun. Kaya yan, papalaki natin ng kaunti. Gamit ko naman dyan tools mga boss, ito. Yan, kaysa liyahin ko to, ano, yan, carbide na bit. Tapos yan, babarinahin ko lang siya. Ayan mga boss, gumamit pala ako ng wipe. Ito pang sahod ko lang dito sa ilalim. Bago ko siya i-drill para kahit papano hindi masyadong makalat sa loob. Wipe yan. Siyempre medyo basa, medyo didikit yung excess. Ayan. Tapos drill lang natin yan. Okay lang yun, para may nawa. Para alam ko yun, napalagay sa tricycle, sinapa. Sabit. Okay lang, may nawa. Bumili ka na lang ibang gamit mo, kapitari. Bumili na lang ako ng C7. Ayan, konti pa hanggang sa magkasya yung voice coil. Palaminig ka mo ito, ah. Ano? Yellow. Bakit? Wala. Konti pa.
tawag ka na doon kaya kayo na. Ayan mga boy. Yo, busy. Ayan, kasya na ang ating boy foil. Ayan. Kasya na siya. Ayan, pwede na natin siyang gigitan. Lalamin eh. Lilinisin lang muna natin. Ibabaan ako muna. Gusto na lang muna ulit para hindi umaba ang video. Okay, yan. Balik tayo mga boss. Yan. Hi. Ano yung abalahin mo muna? Ayan, nalinisan na natin. Nag-aaral magluto. Ngayon, ayan. Ito. Gamit ko laminating film. Ito ay gagamitin natin pang siksik sa gap niya para pag inalay natin di siya magkaroon ng sabit. Gawin niyo cut niyo lang ng ayon sa laki na itong boy foil. Ayan. Ayan, ilagay nyo muna kasi sobra yan. Tapos, ikakat natin yan. Ayan, nalagyan ko ang matalatandaan, ikat ko. Ayan, good na. Nakat ko na siya. Ayan, pag nilagay natin, ayan, sakto na siya, ayan. Ayan, kung mapapansin yung video, abot na siya, ayan. Kaya, lagay na natin siya doon, diretso na yan. Ayan, mga boss, nalinis ko na ang loob ng ating voice coil na paglalagyan, tapos ito na yung voice coil, yan ay ready ko na din. Yan, sabi ko nga i-cut nyo lang nung pantay dun sa ano, ito na magiging spacer sa loob. Asensya na kayo, medyo mahabang video at kasi bago lang din ako. Free to support ng boss para tuloy-tuloy kung sakali may improve natin yung ibang tutorial. Yan, pasensya na, medyo maingay din yung ayan, pagpasok nyo mga boss, siguraduhin nyo na lang na ito, itong mismong may lid pantay dun sa ihinangan nya. Ayan, bago nyo ipasok. Pantay nyo na siya. Tapos, isa pa pala mga boss. Ayan. Mapapansin nyo, nilagyan ko na ang palatandaan yung voice ko. At least may nakalabas na 1/4 ng voice coil ng sukat. Yun yung turo lang din sa akin na okay naman. Good naman nagiging upload. Sige, lubog na natin. Ayan. Ayan, sabi ko mga boss, assure nyo na lang na itong dalawang to nakatapat na sa ihinangan, tapos yung pinakang lutaw ng voice coil ay sakto din sa nilabelan ko. Ayan, ayan, almost good na itong setup. Tapos ayan, di naman nagbabago. Para sure, lagyan ko lang din ng tape dito sa labas. Ayan, para hindi dumalaw. Ganun na. Tapos, simple lang tayo na epoxy. Yan. Simple lang natin yung epoxy. Meron pa ako dito. Pero may bago din naman ako yan. Epoxy plus 5.
paggaluin na natin. Buksan ko na yung bago. mga boss nga pala, isakto nyo lang yung paghahaloy nyo yung kaya nyo ipahid. Kasi pag ginabot na ng tigas, hindi na yun pwede. Kaya moron, kung mabilis ka naman magpahid, maganda. Pero kung hindi pa naman gatino, yung talagang medyo bago pa lang din, ibali na magtimpla ka ulit ng bago. Wag lang yung siyempre boss na tsaka pa tayong yung titiga. Yan, parehas lang ng amount ng dalawang to. Yan, ganyan lang muna ilalagay ko. Tapos, ay, isang tip, medyo patupi yung pagano ko para medyo talaga masahit ko siya. Excuse me, yan. Tapos, haluin lang natin. Bilis lang tumatayo mga boss, kaya kailangan good na kagad yung nakaprepare na ng mabuti yung lalagyan. Tapos, lagay. Yan, post ko lang ulit yung video. Tapos, mamaya balikan ko kayo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naidikit ko na yung boys coil. Sasaktak mo lang to, tas polo to. Naidikit ko na sa palibot. Yun. Saka dito, kasi syempre, na-apektuhan din siya. Nilagyan ko na din para sa sure. Nulit ko, hindi ako ganun kapro gumawa, at least sa may napagpareperan yung sa barangay namin ng mga speaker, kasi sa barangay namin ito. Ayan. Tapos ihinang lang natin to and good na, pwede na. Okay, salamat mga boss.